dito tayo sa ating sa layer mga farming. Nag-artist ko ko. Ayun ay nag-update po tayo ngayon mga ka-farmy. So ang problema po kuko Farming na welcome back sa ating YouTube channel mga ka-farming. Kung bago ka lang sa ating YouTube channel, please subscribe and click the notification bell mga ka-farming. So for today's video mga ka-farming, gusto ko ipapakita ko sa inyo lahat ng ating mga alagang manok mga ka-farming or iba't ibang mga alaga natin dito sa ating bakuran mga ka-farming. So let's do this mga ka-farming. Nandito tayo sa ating sa layer mga ka-farming. Nag-artist ko ko. Ayun ay nag-artist po tayo ngayon mga ka-farming. So ang problema po kuko 2. Ito na ang ating broiler mga ka-farming na 2 months. So medyo malaki na. Hindi ko pinataba mga ka-farming kasi gagawin ko po yan ng rooster. So ang purpose ko po mga ka-farming ay gusto ko i-crossbreed sa mga heritage chicken. So ang purpose ko mga ka-farming ay yung mga anak na sa ating broiler ay so merong lahing malakas na immune system kasi yung Rhode Island Red ay malakas ang kanilang immune system mga ka-farming, ang mga Rhode Island Red katulad din sila sa native chicken. So kung sa Rhode Island Red sa ibang bansa ay sa native po ang Rhode Island Red sa kanila mga ka-farming, yung sa ibang bansa. So gusto ko i-breed ang broiler ko na sa Rhode Island Red tulad ng BPR, Rhode Island Red at Black Australop. So ngayon mga ka-farming, gusto ko sanayin ang aking broiler na isama sila. So kaso yan mga ka-farming ay akala ko mag aaway sila mga ka-farming kasi hindi sila kasama sa kulungan. So ayan mga ka-farming ay meron na tayong mga malapit na mag sa ibig sabihin pa yan mga ka-farming ay RTL ready to lay, malapit na. So yung broiler natin ay 2 months hanggang sa bata pa siya mga ka-farming ay sanayin natin na isama ang mga Rhode Island Red na hin natin. So at dito muna sila mga ka-farming ay ilagay natin sila sa pre-range ng sa sakto na edad na ating mga Rhode Island Red at broiler. So ayan mga ka-farming ay so itong mga Rhode Island Red na sa akin mga ka-farming ay pisa po ito sa mga incubator natin. So ayos naman ang mga ginagawa natin, malalaki na ang ating mga Rhode Island Red, BPR at mga native chicken. So ang mga native chicken mga ka-farming ay meron pang naiwan isa, mga native chicken yan mga ka-farming ay malulusog ang kailang immune system kaya pinag-aala ko sila mga farm para safe sa pagkain.
So ayun mga farming ay, ang naiwan po dito ay Rhode Island Red at broiler na sinama ko. So gusto ko i-try mga farming na anong kalalabasan sa ating broiler mix, broiler crossbreed ng mga heritage chicken. Ibablog ko sa kung meron, ibablog ko sa next video mga farming kung meron ng mga napipisa, meron tayo ng mga itlog ng ating mga crossbreed ng ating Rhode Island Red at broiler. So kasi po mga farming, pag pumapasok ng ating mga native na manok na gumagala mga farming, pumunta dito sa ating layer na white logging manok, ay marami nang nagkaroon ng sipon mga farming ng ating layer. Kaya kural po ako or anong tawag dyan sa inyong mga farming yung ginawa nyo ng ganito yan para hindi po mapasok ang mga native natin mga farming. At kasi mga farming ay ito meron po akong native na ang lakas niyang lumipat at papunta dito at tumutok dito pag magpapakain ako ng mga layer natin. Ang problema po mga ka-farming ay magkaroon ng sipon ng ating mga layer tulad nito mga ka-farming. Yan ang putla-putla ng iyang palong. Binigyan ko na sila ng antibiotic mga ka-farming. Ito ang ginamit ko mga ka-farming, Primoxyl powder, para hindi sila, para gumaling po sila mga ka-farming. Tulad nito mga ka-farming, lumilipad ating mga native. Pag magpapakain tayo, punta dito, kumakain sila. At yung mga layer natin kumakain din. So ang mga native natin ay pagalagala lang mga ka-farming. Hindi natin alam na meron pang sinisipo ng ating mga native or nagkaroon ng sakit ang ating mga native. Ay mahawaan ang ating mga layer. So ayun mga ka-farming, ginawa ko ng gumawa ako ng kural para hindi na makapasok ng ating mga native. So ang mga native mga ka-farming ay okay lang sila gumagala mga ka-farming or kung ano-ano ang pinapakain sa kanila, kasi sanay na sila sa mga ano-anong mga pinapakain mga ka-farming. Kasi ang pinagkaiba sa mga hybrid na manok or native mga ka-farming ay yung native ay malakas ang kanilang immune system. Yung tulad nito layer, pag nahawaan sila sa native na mayroong sakit, matatalo ang ating layer kasi mahina ang kanilang immune system. Kasi yung native ay sanay na sila sa
anumang mga uri ng sakit mga farming, yung bigla yung sa panahon na change climate or pabagubago ng panahon, sana lang sila makaparming, kaya okay lang sila gumagala yung ano-anong kinakain nila. Yung di tulad sa atin layer na laging nakakulong lang at hindi nasisikatan ng araw at hindi maulanan. Pag nahawa na sila mga farming ay siguradong patay ang ating layer. Kaya habang maaga pa mga farming ay gawa natin ang paraan para hindi makapasok ng ating layer. Ayan mga farming ay naglagay ako nito pang so pag nagkaroon ng ating sakit ang ating layer mga farming, yung merong nagkaroon ng sipon, mabawasan ang kailang egg production. At kung hindi tayo agad na magbigay ng antibiotic, masasayang ating RTL sa mapupunta lang sa mamamatay lang sila mga ka-farming. Kaya meron puhunan ng ating layer, sayang kung baliwalain lang natin. Kaya magbigay din tayo na agad ng antibiotic. Yung kaya na tagal po ako maka-farming kasi yung meron tayo na namatay ng dalawang layer, kaya dahil sa native na lumilipad dito at kumakain, at hindi natin alam ng ating native na meron sipon. Ayan mga ka-farming ang ating broiler. Sinama ko po sa ating mga heritage chicken. Ayan, mga ating mga heritage chicken yan mga ka-farming. At ang ating broiler. So gusto kong sanayin mga ka-farming kasi gusto kong mag-breed ng sa mix na broiler to heritage chicken mga ka-farming. Kasi itong heritage chicken mga ka-farming ay malakas din ang kanyang immune system mga ka-farming, tulad ng native chicken natin sa mga manok na native chicken. Ang mga heritage chicken yan mga ka-farming. So ang gagawin ko yan mga ka-farming ay itong broiler ito i-crossbreed natin sa ating Rhode Island Red, Plymouth Barrack Red, Plymouth Barrack Red. Coral mga farming, para yung mga manok na gumagala hindi po pumapasok sa ating layer. So, meron tayong layer na ka cage free mga farming. Okay naman yan mga farming. At hindi naman mabasag ang kailang itlog. So lagay ako dito, try kong maglagay dito. Nag-observer po ako. Yung itlog nila ay mas okay naman. Walang gastos sa cage. Ito ay sanay sila mga ka-farming, oh. Sanay, oh.
katulad sa mga ibang manok did doon sa naka-cage. Ang so yan mga farming oh. So nandito tayo sa ating Rhode Island Red mga farming. Plymouth Barrack, Rhode Island Red. Yan. Plymouth Barrack at tignan natin yung chicken nest nila mga farming kung meron bang itlog. So ang lalaki nila mga farming. So etek nasa 2 kilos yan mga farming yung ating mga inahing Rhode Island at PPR. So yan mga farming oh, yung itlog nila. Itlog lang ngayon mga farming. At meron nang itlog sa lupa. Siguro mga farming ay hindi na to sira na to na itlog. Lulutuin natin ito mga farming hat. Na ating black australop. Ating sisiw. Sisiw natin mga farming oh. At meron tayong mga sisiw na nitip. Laki mga farming oh. Nalaki. Ng ating black australop. Oh. Laki yan mga farming. Yan, ating black australop. Malaki din. At ito. Yeah, black australop. Rhode Island red pala. Yan, mga farming. At Rhode Island mix yan, mga farming. Native upgraded Rhode Island. So, meron tayong naglimlim dito na native. So yan mga farming mo. Limlim natin na native. At meron din tayo naglimlim na pato. Yan mga farming, pato natin. Yan. Ating pato. Ito ang ating mga panabong na manok. Yan. Mga panabong natin na manok at yan at ating mga bibi yung itik ng Pinas yung ating baka natin mga farming yan mga baka natin. At yung ating mga baboy. Yan. Yan. At yung mga inahing baboy. Yan. Inahin natin. At
Yan o, mga beak natin na 11 days. So, ang lalaki nila maka-farming. At ito ay 32 days na maka-farming. Maliwalay namin. At ito maka-farming ay limlim ito. Yan. Yan. Marami tayong native na naglimlim. Yan o. Ito. Limlim. At ating mga big. Yan. Ito ay malapit na po sa mga anak mga farming. Tignan natin mga farming kung ng itlog. Itlog po ito sa PPR natin maka-farming yung nakagala lang na PPR. So, marami tayong mga alagang ayaw maka-farming. Yan. Credit yan maka-farming from native to Rhode Island Red. At ito ay panapong natin na manok.